Okay. So, pag-usapan po natin ngayon ang sampo. Ano po? Sampo na mayroong karamdaman. Na kung saan, mga kapatid, ito po ang sampo na ito na may karamdaman, hindi lamang po ito karamdaman na basta-basta, na madali lang po mawala. Okay, na kung saan, kung anong gamot na ilalagay dyan, o ipang gagamot, ay magagamot po. Hindi po, sapagkat ito po ang karamdaman na ito, ito po yung hanggang inaantay na lang po nila ito yung kamatayan. Ano po? Kasi nga po walang yung kagalingan. Ngunit, mga kapatid, nagkaroon po sila, nakita po nila ang Panginoong Jesucristo at nagmakaawa po sila. Amen? At sa pagkakataon na ito, inawaan naman po sila ng Panginoon. Amen. Praise God. At sila po yung pinagaling. Na nakakalungkot lang, kasi nga po yung sampu na yon, isa lang po ang bumalik na nag-glorify sa Panginoon. Kumana nag-tip po sa Panginoon. Nagbalik ng papuri sa Panginoon. Amen. Okay? So ngayon, pupunta po tayo. Ang tema po natin ngayon is ito. We will work till Jesus comes. Ito po yung mga gagawin natin. Ito yung mga dapat natin gawin hanggang sa pagbalik. Alam niyo ba mga kapatid, na ang hangarin ng Diyos, ang gusto po lang sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya, yung bang matagpuan tayo ng Diyos na nananatili sa Kanya. Yes, right. Na nagiging tapat sa Kanya. Nagilingkod pa rin po sa Kanya. Amen? Amen. Kaya ito po yung gagawin po natin. Okay, maaaring narinig nyo na ito. Maaaring paulit-ulit na lang. Pero ano po? Talaga na tayo dito ang malalaman at makikita. Sana po makita po natin yung sarili po natin. Okay, paano? Pamagitan po ng kanin pong pagpapakumbo. Okay? Initiative. Mga kapatid, ang titulo po ng design. Okay? Pagpupusa. Bakit po? Minsan mga kapatid, dumarating po yung panahon na kahit nakikita na natin yung gawain, nag-aantay lang po tayo merong titilos para kumawa yan. Sabi ka nga naman, nag-aantay lang tayo, nautusan pa tayo. Okay? Lalo na po kapatid, kapag yan po ay para sa Panginoon, siguro naman po, alam natin mga kapatid kung paano ang Panginoon natutuwa sa kanya po mga anak. Okay? Natupro po siya sa mga anak ng Diyos na kung saan kumikilos na meron pong pagpupusa para sa kanya. Amen? So, ngayon. Yung sa muna ito, mga kapatid, ititignan po natin sa mga tao, ititingin po tayo sa mga tao sa mundo po ito at sa atin ang mga mananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po ba, tayo po dati meron po karamdaman. Alam niyo po paano yung karamdaman niya. Kagaya po ng kwento na ito kung saan meron pong karamdaman sila na hindi na po nagagamot. Di ba? At yan po, meron din po tayo sa panahon po natin. Ano po yung karamdaman na yun? Ayun po yung kasalanan. Na kung saan kahit ano po yung gawin po natin, hindi po natin mapagalong yan. Tama? Kahit ano po yung gawin natin, hindi po kumalawala yan. Nananatili po sa atin at inangingatay na lang po natin, imabunta na po tayo sa kamatayan sa ibang din, doon po sa impyerno. Di ba? Dahil po sa ating kasalanan. Ngunit, meron pong nakakita sa atin. Okay? Sabi yung mga kapatid, meron pong isang bahay na nasusunog. Okay? Nasusunog isang bahay, meron isang bata doon na nandun sa loob. At kahit ano yung gawin niya, hindi niya maligtas ang sarili niya at hindi niya kaya. Ay, anong gawin niya? So, ngayon, ang inaantay na lang niya ang kamatayan. Ngunit, may good news. May nakakita sa kanya. At yung nakakita sa kanya, hindi inisip ang sarili na kapag binasag niya yung bahay na yon, maaari siya masunog, maaari siya mamatay. Ang inisip niya, kailangan yung bata na yun maligtas mula sa kapamangan. Alam niyo po kung sino yung bata na yun? Ikaw po yun. Ako, ayaw po niya. Na mapapahama. At ang nakakita sa atin, hindi inisip ang sarili, wala pong iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Habang siya nilalatig at napako sa cross, mga kapatid, hindi pa rin niya inisip ang sarili niya kahit na siya nasaktan, nagsakripisyo para po sa atin. Okay? Na kung saan ang inisip niya, kailangan iba ako, tayo pong lahat ay maligtas. Amen? Amen. So, ganyan.
Hello. Ngayon po mga kapatid, nagbabaaw tayo sa Panginoon dahil nga po hindi natin kaya ilipas sarili natin, Panginoon, iligtas mo po kami. Magkakas ang kapalmagan sa lugar ng impyerno. Mga kapatid, kaya nga po, sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At yun po si Jesus Christ na kung saan ibinigay po sa atin dahil sabi na po tayong mahal at para po tayong maligtas. Amen? At ganyan ang problema, ilan na lang ang bumabalik para magpasalamat sa Panginoon. Para magpatuloy sa pagluwalhati sa Panginoon. At yung bumapansin din sa lalo po, isa na lang po bumalik sa verse number 15. And one of them, when he saw that he was turned back and made a loud voice, glorified God. Nung nakita po niya na siya po ay magaling na, bumalik po sa Panginoon. At nagluwalhati sa Kanya. Amen? Ngayon, mga kapatid, nakita natin na tayo po ay niligtas, pinagaling ng Panginoon mula sa kapamangat, mula po sa karamdaman na kasalanan, patungo sa kapamangat sa lugar ng impyerno. Niligtas po tayo ng Panginoon, inihawin po tayo na doon, tunagan na po tayo doon, para makasama niya doon sa lugar niya. Amen? Ngayon, karapat dapat ba tayo magpasalamat sa Kanya? That's right. Amen. Tama yun. So, ang mga bagay na gagawin po natin hanggang sa pagbalik po ng Panginoon. Okay? Meron pong lima na tip. Maaring nalaman na po natin, narinig na natin ito, sabi ko kanina na po, pero meron po tayo dito malalaman na para po sa atin. Hello? Okay? Number one, giving thanks. Alam niyo po mga kapatid, nung nalaman po ng isang tao ngayon na siya po ay magaling na, bumalik at nagpasalamat. At salamat po sa Panginoon. Ngayon nalaman po natin na tayo po ay pinagaling ng Diyos, tayo po ay niligtas ng Panginoon, bumalik po tayo. At huwag na huwag po tayong magsasawa na bumalik at bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kahit mo lang po mga kapatid, sabi ko nga, ang dami-dami ng mga tao na kasabayan natin matulog tuwing gabi. Di ba? Pero kung isipin lang po natin, pagkisig natin sa umaga, yung ibahin natin sila kasabay, gumising. Sabi naman ng katabi ko doon ng araw, dahil nakakapuyat sila, kaya hindi kasabay. Hindi po, ibig ko sabihin, yung magmamatay po sila, hindi na po sila na nakikita yung liwanag. O, di ba? Nakapalan na po ng buhay. Ngayon, ang problema, paano naman kung sa akin na yan dumating? Di ba? Kung sa akin naman po dumating yung pagkakataon ngayon. Kaya nga po habang may chance pa, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang bumalik at bumalik na walang pagsasawang pagbabalik sa Kanya at pagpapasalamat. Sigan yung pasasalamat sa Kanya. Amen? Kagaya po rin sa tao nito na bumalik at nagpasalamat. Alam niyo po, hindi ang tao na ito, sabi po dito, isa po siya Samaritan. Alam niyo po yung Samaritan, mga kapatid? Ito po yung tao na, dito po sa Biblia, ito po dito is, yan po yung mga tao na matitigas ang ulo. Ha, di ba? Kung baga sa panahon po natin ngayon, yan yung mga tao na ang hirap-hirap makaunawa. Gusto mo silang makaunawa, pinapaunawa, nasa kanila ng pinapaunawa, hindi po maunawaan nila. Di ba? Ito po yung mga tao na palabag. Ayaw ko yan! Ayaw ko yan! Huwag nyo na akong puntahan dito, huwag nyo na akong kulitin. Di ba? Pero mga kapatid, nung nakita niya sa po'y magaling, siya po'y bumalik. Nagpasalamat sa Panginoon. Di ba? Ngayon po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, hindi naman matigas ang ulo. Di ba? Hindi naman siya yung tao na kasaway. Ngunit, Hello. Ngunit, ito po yung tao na hindi pa na, ayaw talaga na pumunta para magbalik sa nang lulang sa Panginoon. Di ba? So, huwag na po natin hantayin, na ibig ko sabihin dito mga kapatid, huwag na po natin hantayin na yung mga basalugur, ano ba yung tao rin? Basa uliro, nasanay po ako sa Samor. Okay, na yan pa po yung magpapakumbaba at nagbabalik na yung hati sa Panginoon. Nakakahiya po sa kanila. Na tayo naman po yung meron na pong alam sa salita ng Diyos. Kaya, sabi nga kung gusto,
gusto, maraming akong paraan. Right. Diba? Pero kung ayaw, kahit na patlaw, ayaw talaga. Amen. Diba? Kahit bisitahin pa, inaantay ka na, wala pa rin. Kasi nga ayaw. Yes, diba? May result pa rin. Right. Pero kung gusto, kahit na sa malayo pa. Okay? Yeah. So, number one, giving thanks. Number two, giving time. Okay? Giving time. Ito po yung halaga, mga kapatid, na kung saan magkaroon po lagi tayo ng oras sa Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng kanya-kanyang schedule sa buhay po natin. Sa ating mga gagawin, may oras para mag-aral, may oras para maglaro, sa mga naglalaro pa, may oras din po para bumasyan, may oras para kung ano yung gawin mo, pagkain, matulog, yeah, maglaba, kung ano-ano. Ngunit mga kapatid, tingnan natin yung oras naman natin sa Panginoon. Right. Sa isang araw, okay? Sa isang araw, ilang oras ang naibibigay natin sa Panginoon? Okay? Sino po dito meron na pong edad na 65 years old? Sino po? Meron na po? Ayun, 65 years old. Thank you po. Biyaya po ng Panginoon sa ganyan na edad na po. Ngunit pansinin po natin ito, mga kapatid. Sa 65 years old na naninirahan o Kristiyano, ano po, dito po sa mundong ito, pansinin po natin kung ilang oras, ilang araw, ilang yung panahon pa lang po natin na atin pong patuluan natin sa Panginoon dito sa mundo. Okay? So, amen. Simulan po natin sa pagtulog. Okay? Sa 65 years old, sa 65 years po ito, ano po, 25 taon sa pagtulog. Ang tagal matulog, no? Gabi, nandiyan na po yung sa umaga, no? Nagpapahinga, tutulog pa, no? 25 taon sa pagtulog, plus 11 taon sa pagtatrabaho. Okay? Plus 8 taon sa paglalaro. Ilang taon na? 39. Plus 6 na taon sa pagkain. Plus 5.5 taon sa pagpapaayos. Aba, meron na pagpapaganda po, meron na pagpaganda. Ano po, nag-aayos na sarili. At 3 taon sa pagsasalita. At lahating taon sa pagsamba sa Diyos. Okay? Kung ipagtas po natin, mga kapatid, sa 65 years old, pagka po natin, kung atin pong titingnan, kalahating taon pa po pala, yung solid po, ano po, yung tayo po ay naglalahati sa Panginoon, hindi pa po pala umabot ng 1 year. Diba? Kung titingnan po natin, hindi lang pala ng panahon po natin sa Panginoon. Tingnan po natin yung papel na ito. Narinig po pa doon, boses ko. Tingnan po natin yung papel na ito. Ganito po kahaba ang ating pong buhay sa mundo pong ito. Ano po? Ganito po. Sa ating pagtulog, nababasa na po yung pagkakang. Pinabasa pa po dito yung oras po natin sa Panginoon. Amen? Nababasa po yung oras natin sa Panginoon. Sa paglalaro. Sa pagkain. Okay? Sa pamamasyal. Sa ano ba? Sa paglalaba? Sa pagpapaayos? Ito na lang po yung oras natin sa Panginoon. Maikli na lang po. Aha, come on. Nako, tingnan po natin. Ano pa yung gagawin po natin? Meron tayong mga pupuntahan. Niyaya tayo ng barkada o kaya ng mga kaibigan. Okay? Ito na lang po. At ikli-ikli na lang. Di ba? Mag-aapon na pa. Okay? Tapos, wala pa din yung tulog, ano? Natulog pa siya. Nag-snap pa siya. Ang ikli na lang po, kanina ang haba-haba ng panahon natin. Yes, sir. Napansin niyo po, mga kapatid? Naipinig po? Ito na lang po yung oras natin sa Panginoon. Nalilip pa tayo. Minsan, wala pa po tayo. Sayang po yung pagkakataon. Ito na lang po. Vision. Yeah.
Ito na lang po. Ang liit-liit na lang. Ilan ang oras na pagbibigay natin sa Panginoon? Nasasayang po natin yung pagkakataon. Alam niyo po ang Panginoon, nagbibigay po sa atin na mga pagkakataon, pero sinasayang lang po natin. Alam naman po natin yung tama, di ba? Alam naman po natin kung anong dapat natin gawin, pero alam niyo po mga kapatid, sinasadyak po kasi natin eh. Kasi nga po gusto natin eh. Kaya marami pong paraan yung gusto natin eh. Diba? Kaya po sana po mga kapatid, atin pong mapansin at magkaroon po tayo dito ngayon na yung tayo po ay magkaroon, magising na po sa katotohanan na kung saan, kung yan po ay para sa Panginoon, magbigay po tayo lagi ng mura sa Kanya. Yes, na kahit meron kang ginagawa, iiwanan mo para sa Panginoon, magsasakripisyo po tayo. Na kahit na mahirap, gagawin natin para sa Panginoon. Yes. Alam niyo po doon sa langit, kapag tayo po inandun na, makikita pa natin doon yung ginagawa natin sa mundo ito. Na kung saan, pinagpapala lalo ng Panginoon, yung nahihirapan. Sabi mo ng Bible, tayo po inilagos na Panginoon, hindi lang po magpakasaya, kundi tayo po, nandiyan din po yung hirap, nandiyan din po yung pagsasakripisyo po natin. Ano po? Na kung saan, makikita po natin na mas pinatara, or masasabi po natin na halas, dapat sana, mas lalo nahirapan pa ako. Ginawa ko pa sana ito, kahit na mahirap para po sa Panginoon. Okay. Ha, di ba? Pagbibigay ng oras sa Panginoon. Okay? Kasi nga po, hindi dapat, lahat ng oras, hindi dapat hawak natin. Okay? Hindi dapat lagi hawak natin. Kinikim-kim natin eh. Di ba? Yung bagay nandiyan lang lagi sa atin, yung gusto natin, yung susunod eh. Yeah. Amen? Yeah. So, hayaan po natin. Alam naman po natin na perfect po ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Ang plano ng Diyos sa buhay po natin, di po ba? Pero ang problema lang po, sinasadya po natin. Okay? And number three, giving testimony. Okay, ayan na po. Nung niligtas po tayo ng Panginoon, naligtas po tayo, inalis tayo mula sa kapamang kasulugan na impyerno. Ngayon, mayroon mga tao na hindi nakakaalam ng kaligtasan at hindi nakakaalam kung saan patutumo ang kanila pong buhay pagkatapos ng kanila pong buhay sa mundong ito. At kanina nila makikita yan dapat. Alam niyo po, malaki ang pumupata iba yung sasabihin na, ikaw po ay Kristiyano? Sabihin naman, oo. Oo naman, ako ay Kristiyano. Weh. Ya? Yeah? Hindi naniwala. Hindi po nakita sa kanya yung halimbawa. Kaysa naman po yung masasabi na, ano yung tao na yun? Kristiyano siguro yan. Ah, di ba? Kahit malayo siya, kahit na hindi siya kinakausap, nalalaman ng tao na yun po ay Kristiyano. Alam niyo po, kahit hindi po tayo lang sasabi sa kanila ng susulbinig, maaari po silang may influensya po natin sa pamagitan. Yung nakikita nila sa atin. Okay? At maaari sila po ay lalapit at magsasabi na pwede po ba akong sumama sa inyo? Yeah. Di ba? At sa pagsama po nila, doon po nila malalaman ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Amen. Amen. Give me testimony, mga kapatid. Sa madaling salita, yung bang pagiging magandang halimbawa po natin, hindi lang sa ating kapatiran. Kasi ito po ha, ang katotohanan ay nagiging marami pong tao. Hindi naman po lahat, ano po, marami pong tao ang ganda-ganda kapag kaharap. Pero pag nakatalikod na, tapos pagkaharap ng ah, di ba? So, ayun po mga kapatid, kumbaga, ayusin po, ito po, ayusin po natin, pag ayos po yung sarili po natin, yung buhay natin sa harapan ng Panginoon, ayusin po tayo sa tao. Yes, sir! Tama? Yeah. Okay, so, give me testimony. Ipakita po natin yan sa marami pong tao. Amen. Hindi po pwede pili, ha? Ay, sa ganito lang. Ay, sa kanya, wag. Di ba? Hindi po, sa lahat po ng tao, na makita po nila yung testimony. Amen? So, number four, giving talent. Ito na po, mga kapatid. Meron po tayong talento. Kanya-kanya, bawat sa atin, kanya-kanya po binibigyan ng Panginoon ang talento. Ngunit, hindi lang po natin napapagamit sa Panginoon. Okay, so ngayon, gusto ng Panginoon na magamit po natin ito. Gusto po ng Panginoon na kung saan
ito po ay may bigay natin sa kanya para po sa kanyang kalulatian. Kasi nga po, binigyan niya tayo ng talitunay na pagkakataon para po sa kanya. Okay? Para po sa Panginoon. So yan, gusto po ng Panginoon na makita po sa atin. Una, giving thanks, giving tithe, giving testimony, giving talent. Ito po yung last. Giving tithing. Kung nga sa inyo, diba, narinig niyo na po yan. Pero alam niyo po ba, ito po yung number 5, giving treasure. Is ito po yung malimit na pinag-uusapan ng marami pong tao. Yes. Ay, pera na naman yan. Yes. Ah, diba? Alam niyo po mga kapatid, na usa, sabi po dito sa Malakay, chapter 3, verse 8, hanggang 10, ano po? Nasabi po ng Bible, subukan mo ako na ibigay. Ano po, yung tama para sa Panginoon, pwede ko kayo pagpapalain. Alam niyo po, ganito lang po yan eh. Kung gusto mo na pagpapalain, magsingay ka lang muna po. At yan po yung susi ng pagpapala. Alam niyo po yung puso, yung gano'n? Yeah? Hindi mo yan maawas kapag hindi mo yan bigyan, lagyan mo na. Lagyan mo na kahit isang tabo lang sa kitchen, lagyan mo lang muna yan. Pero alam mo ba, kapag kulang yan, kalahati lang ibigay mo, dyan, talaga nang hindi pa yan naaabos eh. Pero kung ibibigay mo po yung sapat para sa kanya, yung tama para sa kanya, aawas po yan kahit ilang drug ibibigay sa'yo. Hey, you know? Ganun po ang proseso po ng pagbibigay. Kaya nga po, sinuturo po ng Biblia na sabi po ng Bible, ibigay po natin yung tama para po sa Panginoon. Ano po? At pwede niya pagpalain po tayo. Nawala na po si Sidlan, paglalagyan. Ibig po sabihin po dito is yung pagpapalan, mapapasin po natin, ma-appreciate po natin, gagaling po sa Panginoon, na lagi po natin magpapasalamat sa Kanya dahil po sa pagpapala, dahil po yan sa binibigay po natin yung tama para sa Panginoon. Amen? So, alam niyo po mga kapatid, ang bagay na ito, simple lamang, ngunit ang kulang, babalik po tayo sa title. Wala po pag-uusap. Alam na natin na lililisan, pero hindi pa natin nililisan. Alam natin yung bagay dito, giving thanks, giving time, giving testimony, giving a talent, giving treasure. But ang kulang po mga kapatid, nawawala po yung pag-uusap po sa atin. Ha? Nawawala po ba? Sayang. Nalilinaya po tayo, meron akong gagawin, meron akong pupuntahan, meron pa ako nga napakahalaga na pupuntahan na gagawin ko. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang pinakamalagay din sa lahat, walang iba kundi ang para po sa Panginoon. Pag yan ay para sa Panginoon, sabi ko nga kanina, lahat din ang pwede po natin. Huwag na po natin kulangin yan. Amen? So, salamat po mga kapatid. Yan po yung gagawin po natin hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon. Hindi po lamang natin sayangin yung mga pagdating. Amen? So, God bless you po.